Sige, pakitimbla para yung echo mawala. Masyadong malakas ang echo. Okay, sa World News, si Rafat Obid, leader po ito ng Sudan Presbyterian Evangelical Church o ISPEC, doon po sa isang sa Khartoum, kung saan ay siya po naditine. Siya po ay kinulong at siya po ay pansamantalang pinalaya dahil po sa isang controversial na veil and charges. Sangayon po sa isang sumulat ng report na ito po ay founder ng or president ng advocacy group Christian Solidarity Worldwide. Ito po ay si Obid ay inaresto siya temporarily at na-release noong June 28 dahil po sa impersonating others. Mahigpit po ang kanilang pag-atake sa mga mananampalataya dito sa lugar ng Sudan. Kanilang sinisira ang mga iglesia rito, lalo na ang mga naturingang mga Kristiyano. Kahit sa ang lugar, kahit sa ang dako, mahigpit ang kanilang pag-demolish sa sangka-Kristiyanuhan. Hindi lamang dito sa lugar ng Asia, kahit dun po sa Middle East at maging doon sa Europe, halos lahat ng parte ng mundo gustong burahin yung Kristiyanismo. At alam natin sa likod nito ay ang mismo ang may gawa niya na yung kaaway at walang iba kundi ang hari ng kadiliman. Sa kabila po ng ating mga pagkamakasalanan, kahinaan, dinetake advantage niya yun. Naroon din ang kaaway upang tayo ay sirain sa ating mga lakad, sa mga buhay, sa relasyon. Naroon yun. Marami siyang mga plano at paraan kung paano po ang mga mananampalataya sa harapan ng Diyos ay bigyan po ng mga mabibigat na mga pagsubok upang tayo bumitaw. Pero yun ay lahat sa ilalim ng sovereign control ng Diyos. Again here, mga kapatid, makikita natin, here's a clear picture of God is in control over the events of life, that even the devil obey and submit to Him. Ito yung napakaliwanag ng mga passage. Itong heavenly drama na ito, mga kapatid, ay hayag sa mga mambabasa, pero ito'y nakatago doon sa eksena, doon mismo, doon kay Job. Nakatago ito, hindi alam ni Job. Tanging tayo lang ang nakaalam na po, dahil nabasa natin o nalalaman natin. Pero during that time, nung si Job ay sa panahon niya, wala siyang kaalam-alam dito kahit konti. Ganon din naman ang nangyayari kahit ngayon. Kung meron na transaction na nangyayari in heaven, hindi natin yun alam. But still, meron tayo ritong information at kung paano tayo dapat umakto, mag-isip ng tama na naayon sa kalooban ng Diyos. Again, mga kapatid, itong particular thorn which troubles us, whether it is be positive, distress or something present or unpleasant in our eyes, lahat ng mga bagay na yon, mga kapatid, ay may kapahintulutan undoubtedly for our good. Lahat yon, lahat may kapahintulutan for our good, for our learning. Napo, lahat yon. Lahat ng mga bagay ay nasa ilalim ng kontrol at kapahintulutan ng Diyos. At dapat makita natin yon kung paano ho tayo mismo sa sarili natin ay magpatuloy po sa pagkatuto. Yan po yung dapat. Lagi po, lagi, pag kami mga negative na circumstances sa buhay, lagi po dapat ang learning ay sa atin, sa sarili natin. Lagi pong ganon. Kasalanan ng iba, o kasalanan mo, o kasalanan ko, o kasalanan nino man, lagi ang learning dapat sa sarili natin. Yun po yung dapat na benefit na meron tayo. So also, the author of Hope, on the contrary, move little by earthly state mula doon sa buhay ni Job, ngayon ay tumingin na siya rito sa kalangitan kung saan narito, mga kapatid, yung malinaw na transaksyon in heaven na nandun yung sovereign control ng Diyos maging sa mga lahat na mga angels na kanyang nilika, even the evil one or si Satan. Yan yung makikita natin.
no nakaraan pinag-aralan natin ay yung halaga po ng genuine faith. This time ang pag-aaralan natin, mga kapatid, is God's sovereign control. Na po, yung pagkamakapangyarihan ng Diyos sa buong universe, sa buong sangnilikha, yung kapagkasoberanong control ng Diyos. In God's sovereign controls, all angels, both holy and evil, are subject to His government, serving for the purpose of His eternal plan. Yan po yung summary nito. Lahat po, even the angels na nilikha na meron po silang limited power, they serve for God's eternal purpose. Yan po yung dapat na makita natin. All the events of life, mga kapatid, ay nasa ilalim ng direksyon ng Panginoon. Kaya kung minsan hindi natin magawang sisihin yung tao, kasi alam natin, nandun yung permission ng Diyos. Nandun yon. Pero of course, nandun yung responsibility kung paano tayo magre-react ng tama. And so here, mga kapatid, verses 6 up to verse 12 yung ating tinitignan, pero mahaba, hindi natin to matatapos. Ikakat natin to marahil sa gitna. Pero anyway, tuloy-tuloy naman ito. From verses 6 to 12, God's sovereign control, yung makikita natin dito. First point, verse 6 to 8, makikita natin God's sovereign power. Letter A, over angels, holy angels, the Son of God, yung binanggit dyan. And letter B, mga kapatid, makikita natin dito, o number 1 po, over angels. And number 2, makikita natin, over Satan. Na po. And then, sa kapaloob dyan, makikita natin, number 3, yung kanyang compliment and commendation kay kanyang servant, God's servant na si Job. Yan yung pangatlo. Nandoon yung kanyang control sa mga angels, pero yung kanyang malasakit, yung kanyang compliment, yung kanyang commendation ay sa kanyang godly servant. Yan yung pangatlo. Na po, sa first point yan. Medyo mahaba. May mga sub-pointers yan. Medyo mahaba yan. Explanation. Okay, tignan natin to. Let's read verse 6. Isang araw, ang mga anak ng Diyos ay dumating upang iharap ang kanilang sarili sa Panginoon. At si Satanas ay dumating din namang kasama nila. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas sa Panginoon, sa pagpaparoot pa rito sa lupa at sa pamamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Tatlo kagad ang makikita natin dyan. Under God's sovereign power, first makikita natin His sovereign control and power over angels. Verse 6, the Son of God, the sons of God, came to present themselves before the Lord. Na po, dito makikita natin yung mga tinawag na sons of God in the context of Job ay mga holy angels. Mababasa nyo rin yan sa 38 verse 7, and all the sons of God shouted for joy. Ito po yung mga celestial beings. Talagang angels sila. Yun po ang talagang context in the book of Job. Now, ma-imagine ba natin na itong mga angel na ito, na mga binanggit na mga pangalan sa scripture, si Gabriel, si Michael, yung archangel, and so much more, mga kapatid, circling the throne, rejoicing each with his hymn of praise, reporting his work of love. Ganyan ang mga gawa ng mga angel. Akala nyo ba ang mga angel ay kung ano lang ang kanilang trabaho? They were all the servants of God, those holy angels. Sila ay nagre-report sa Panginoon according to their appointed time. Dito natin yan makikita. Hindi natin yun alam, pero nahayag sa Book of Job. May ganong mga sistema. May ganong proseso. Yan yung makikita natin.
So, these are they which do His commandments. They have each performed His own work assigned with them. Yan yung nakikita natin. The Bible beholds all the works of creation and the providence carried on through His assigned servants. Yun po yung mga angels, yung sa kabila ng tinapos na ng Diyos yung kanyang paglikha. Pero patuloy yung kanyang government at yung kanyang works of providence na sa pamamagitan ng kanyang mga servants as angels ay patuloy na ipatupad ang mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos at naisin na ang direksyon nito ay tungo sa walang hanggan. Kahit yung mga anghel, hindi nila alam ang dakilang plano ng Diyos. Gumagawa lang sila at sumusunod ayon sa command sa kanila ng Panginoon. Yan po yung makikita natin. Now, there was a day, a certain time, ito po yung appointed time. Itong appointed time na ito, it's appointed by God. Na po kung saan itong mga anghel na ito dumating, lumapit upang ipresenta yung kanilang mga sarili, upang magbigay sulit sila sa kanilang mga pinaggagawa. Now, you see here kung gaano ang Diyos ay closely yung kanyang management at yung kanyang maayos na pangangasiwa sa buong mundo, no po, with His servants, yung mga angel na ito regular na nagre-report sa kanya. Regular na nagre-report sa kanya. So to receive His commands and to give an account of their ministrations. Yan po yung makikita natin. At yon ay dapat kumpleto sila sa attendance. Ang akala natin, ang mga organizations, ang lahat ng mga uri ng mga pagsasaayos ay sa mundo lang? No! Ang lahat ng mga kaayusan, galing yan sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kautusan, ay kaayusan, at siya yung nag-overrule sa buong mundo at nag-overseer sa pamamagitan ng kanyang mga banal na anghel. Ito ay pinakikita kung saan gaya ng isang hari, lumalapit sa kanya ang lahat ng mga servants at ang kahalintulad ng mga verse niyan ay makikita niyo sa 1 Kings 22:19. Huwag niyo nang buksan. Kung saan nandun si King Ahab at tinawag ang lahat ng mga propeta at ang isang propeta doon na isang propeta na magsasalita ng tama ay kanyang hindi pinaniwalaan. Pero lahat ng mga servants ay naroon. Yung nilalarawan doon, ang isang dakilang Diyos, soberano sa kapangyarihan, naroon ang lahat ng mga servants niya na maglilingkod sa kanya. Yun ang pinipictured noon. Isang king. Isang perfect illustration yun. So we have here in the case of Job, the same grand assembly held as was before in that of Ahab, kung saan inaral din nung tinamaan sa ating studies na ito. Na kailangan nating maintindihan, mga kapatid, as a parabolical representation ito ng kung paano meron sa lupang kaayusan at yung order ng kanilang mga sabihin nating authority, ganun din naman po, lalong-lalo na sa heaven. Nandun yung authority ng Panginoon. As kings, therefore, transact their most important affairs in the solemn council of assembly, so God is pleased to represent Himself as having His counsel likewise as a passing and the decrees of His providence in an assembly to His holy angels. Yan yung gustong sabihin yan. Na po, yung kanyang mga itinakda ayon sa kanyang providensya sa mga anghel na ipinagkatiwala, sila po ang gagawa noon. Dahil ibig sabihin, inassign sila ng Diyos doon. So yung day dito, mga kapatid, ibig sabihin ng day dyan, ang pinaka-idea niyan, ito yung araw na itinakda ng Diyos. Kung ano man yon, hindi natin alam kung kailan yon. Definitely magkaiba yung araw dito tsaka sa panahon ng Panginoon, di natin alam. Pero yung panahon, yung panahon na itinakda ng Diyos na sila ay haharap sa Panginoon. May regular na ganun. You see, mga kapatid, kailangan nilang lahat mag-submit doon. Wala silang magagawa dahil sila ay mga servants of God. All holy angels.
So this is evidently designed to introduce yung mga subsequent na mga events sa mga susunod pang passage kung saan ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay nasa ilalim talaga ng sovereign control ng Diyos mga susunod na mga verses. So what is a great and most important truth here na itinuturo na makikita natin? Ang napakatalino at napakabanal na Diyos who works in providence governs all the actions of men, even angels, directed toward His eternal plan. Lahat po, maging yung anghel, maging yung evil, kahit yung mga tao, kaya po sila makakapamuhay, yun po ay nandoon yung kalooban ng Diyos. Bakit si Job sa kabila ng matinding mga problema ay nanatiling matatag? Ang sagot doon sa una nating preaching, dahil doon sa genuine faith na binigay ng Diyos. So ang papuri, ang pagluwalhati ay hindi pa rin kay Job sa sarili niya. Sa Diyos pa rin, sapagkat kung wala yung genuine faith, wala nang foundation, walang tamang foundation. Yun yung makikita natin. So here, God is represented as holding counsel, yung sinabi natin kanina, yung kanyang pagiging king, makita natin. Although sila ay mga angels, pero sila ay limited, mga kapatid, in their power, in their authority, in their control, na po, sila ay mga nilikha lamang ng Diyos. Now, take note, doon sa 6b, may sinabi doon, pinansin, dahil ito ay hindi anak ng Diyos, na po, humarap sila sa Panginoon, pinansin dito, at si Satanas ay dumating din namang kasama nila. Si Satanas, mga kapatid, hindi tinawag na sons of God. Isolated at specific yung pangalan niya, si Satanas. Number two, na po, yung power ng Diyos is over Satan. Makikita natin dito. So, Satan was among them. Si Satan, mga kapatid, came among o along them, kung saan he came as a spirit. At ito, mga kapatid, nasa ilalim siya ng control ng Diyos, ni Yahweh, ng ating Panginoon. Yung kanyang pagpresenta din ng kanyang sarili, kasama po ang mga holy angels. Kung saan, mga kapatid, bakit si Satanas ay hindi takot doon sa presensya ng Diyos? Huwag niyong iisipin na si Satanas ay nasa presensya ng Diyos during that time. Na po, hindi na kailangang i-detalye. Marahil ay nakadistansya siya rito kung saan man, pero may tama siyang dapat kalagyan. Doon lang siya. Pero kahit si Satanas, mga kapatid, ay hindi po makakaligtas sa sovereign control ng Diyos. Nasa ilalim yan. Si Satanas ay nagbibigay sulit sa Diyos sa regular na pagkakataon na itinakda ng Diyos sa kanya. Yun yung dapat niyong makita. Na kung katatakutan natin si Satanas, mga kapatid, ay atila na siya ay merong mas matinding control sa kasama. No, hindi ganun yon. So Satan, the ultimate foe of God and man, the malignant or yung deadly spirit who seduce people to evil, the accusers, na po, of the brethren before God, Zechariah 3:1-2. So, why Satan is introduced here? Makikita natin dito. Dahil dito, mga kapatid, sa kabila ng mga direct na mga sabihin nating evil na mga nangyayari sa mundong ito, ang author niyan ay si Satan, hindi ang Diyos. Yan yung pakikita natin. Sa kalagitnaan po ng mga kaguluhan, mga kahirapan, confusion, pagkakagalit, gawa yon ng Satan. Hindi gawa ng Diyos ang anumang mga confusion, hindi gawa ng Diyos ang mga conflicts, gawa ng Satan yon. Yan yung dapat nating makita. So si Satan, mga kapatid, is the ultimate foe. So makita rin natin yan, mga kapatid, sa maraming mga verses. He opposes God and God's people. And so also, mga kapatid, yung sinabi rito, verse 7, the Lord said to Satan, kinausap siya,
Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Maliwanag. Yan yung makikita natin. So si Satan, mga kapatid, again, isa sa meaning ng kanyang pangalan is adversary, the opposer. Na po, yan po yung maliwanag. Diabolos. Ibig sabihin, siya po ay mandaraya. Accuser of the brethren, Revelation 12:10. Now dito, si Satan, mga kapatid, maliwanag, a zealous servant of Yahweh, kung saan, mga kapatid, siya ay nagpaparuot pa rito, observing and watching men, all the course of men sa mundong ito. Nandoon po ang kanyang pagbabantay. Nandoon po yung kanyang pagtingin, pag-obserba, maging sa mga anak ng Diyos. Nandoon yun. So, meron talagang pakialam, meron siyang pakialam sa ating mga affairs sa buhay na ito, according po sa makikita natin yan sa mga susunod, according sa permission ng Panginoon. Meron talaga. Ang sagot ni Satan ay ganito, from going to and fro on the earth and from walking back and forth on it. So, hindi natin kayang explain sa isip natin kung paanong si Satan under God's permission ay nagpaparoot pa rito. Hindi natin namamalayan, hindi tayo aware, hindi tayo conscious, sapagkat hindi po nakapaloob yung kanilang mga gawi sa ating mga limitadong consciousness. Hindi. Tanging ang Diyos lamang ang meron pong kakayahan na sakupin yon. Tayo wala. Di natin alam. Yun ang ginagawa ng kaaway. Nag-o-observe ba siya sa atin? Diba? Nakaka-penetrate siya. Yun ang makikita natin. And so, yan yung sinabi niya. It is the language taken from proceedings kung saan na po yung sinabi ni Satan, paruot parito, itong language na ito, ay gaya po ng isang mga pagsusulit sa isang hari. Yan po yung gustong sabihin yan. Na siya'y isinugo bilang ambassador at messenger sa napaka-importanting errands na dapat niyang gampanan. All the provinces of empire, yan yung mga ginagamit noon, yung mga monarch, yung mga king. So ganito rin si Satan, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Na po, siya po ay nakasa ilalim lamang ng kapahintulutan at otoridad ng Diyos. Pangatlong pointer sa makikita natin dito ay yung complement ng Diyos sa isang banal na kanyang lingkod. Napakaganda nung binitiwan dito ng Panginoon. Verse 8. Tignan natin yan. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? Napakaganda na sinabi dito. Have you considered, yan yung unahin natin, have you considered my servant Job? Now, gustong sabihin dito ng Panginoon, sa Tagalog, syempre, napuna mo ba siya? Natignan mo ba siya? Kinonsider mo ba siya? Napakaganda ng pagkakasabi dito, my servant Job. Yung my servant dito, mga kapatid, ay pag-aangkin ng Diyos na si Job, mga kapatid, ay sa Diyos. My servant. And the word servant here, mga kapatid, ay pagbibigay galang parangal kay Job. My servant Job. Yan yung makikita natin dito sa conversation ng Diyos para kay Job. That it means, mga kapatid, na po, na yung observation ay in-extend. Tingnan mo si Job. Po, nakita mo ba siya? Yan yung matindi doon. Pansinin mo siya. Baka marami kang pinupuna. Tignan mo si Job. Now, God take a closer look at His children, especially dito kay Job. Yung kanyang special concern niya. Na po, ang sabi niya, tignan mo si Job. So, wala siyang katulad sa lupa o sa mundo. Antindi naman ito, mga kapatid, ng commendation niya kay Job. Na po, sabi niya, wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos
at lumalayo sa kasalanan. Yan po yung napakaganda na makikita natin. Na po, a blameless and upright na siya'y may takot sa Diyos. Napakaganda. Perfect and upright in the eyes of God. Ito po ay inulit lamang doon sa sinabi ng may akda doon sa verse 1. Tignan natin verse 1. Sabi doon sa verse 1, ganito rin yung sinabi sa kanya. Isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Hob. Ang lalaking iyon ay walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasalanan. Eksakto. Same description ng author dun sa sinabi ng Panginoon sa verse 8. Parehong-pareho. Now, dito makikita natin yung appeal ng Diyos na po to the case of Hob dahil yung full reputation, respect, a man of integrity, itong si Hob. Na kung saan makikita natin, nalulugod ang Diyos, napaparangalan ng Diyos sa mga tao, sa mga tinawag niya na nabubuhay ng merong kabanalan at mismo kahit po ang Diyos, ipinagmamalaki niya yung kanyang mga anak. Kahit sa kanyang enemy, yung buhay ng kanyang mga anak. Bakit sa palagay ninyo? Hindi dahil yung tao ay magaling. Hindi dahil ikaw o ako ay mahusay. Walang ganon. Kundi ang isang tao na mabubuhay sa kabanalan, sa katuwiran, sa katapatan, ang may gawa noon ay ang Diyos. Ang akala lang ng marami, kahit mismo ang Satanas, ang gawa lamang ng Diyos ay yung paglikha. Pero kahit noon pa lamang, merong mga taong bumagsak sa kasalanan pero itinayo ng Diyos at sila ay mabubuhay sa katuwiran, sa kabanalan, sa katapatan, yun ay gawa ng Diyos. Kaya ipinakikita ng Diyos, hindi mo kayang sirain ang aking mga gawa. Kung akala mo kaya mo kong sirain, itong taong to, siya ay hindi mo kayang sirain. Yan yung gustong sabihin sa kanya ng Panginoon. You see, yung parangal ng Diyos sa taong yon at si Hob, sa uri ng kanyang pamumuhay, napaparangalan niya ang Diyos. Yun yung makikita natin dito. So God takes pleasure and honor and even delights to the one who live uprightly and righteously. Kung paano tayo mabuhay, hindi lamang po sa pamamagitan ng ating pagkanta, hindi lamang po sa pamamagitan ng ating paglilingkod, pagsisilbi, nabibigyan ng parangal ng Diyos. Kundi kung paano tayo mabuhay nang naaayon sa kanyang kalooban, ito po ay pinakamahalaga na pagbibigay ng luwalhati sa ating Diyos. Kaya kung lagi nating i-evaluate yung ating sarili sa harapan ng Diyos, makikita natin palagi yung kakapusan natin. Na tanging ang Panginoon lamang ang pwedeng gumawa. Kaya tayo mga kapatid ay makakalakad ng may kaayusan, ng may kabanalan, ng may katuwiran. Siya lamang ang pwedeng gumawa noon. Yun ay gawa ng Diyos sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa na tinawag niya mula sa pagkamakasalanan at ngayon ay hinango mula doon sa karumihan na yon. Yun lamang. And you see that mga kapatid kung gaano ang Diyos sobrang nalulugod sa buhay ni Hob na ito. So God regarded the character of Hob. He estimated Hob as perfect. Every part of his character contained the germ of completeness. He estimated Hob as upright. His life was parallel with the commandments of heaven. Na po, yung kanyang buhay ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ni-recognition ng Diyos among His angels and even to Satan himself. Nakita mo ba siya? Now, yan po yung makita natin na napakahalaga. Ang Diyos ay nalulugod sa buhay ng mga matutuwid. Nalulugod siya. So, ano ngayon ang agad na application na makikita natin dito? Alam niyo po ang mark ng genuine na Christian, genuine faith ang marka niyan mga kapatid.
ay nabubuhay ng meron pong katuwiran. The mark of a genuine faith is the one who live uprightly, righteously, na po, in the eyes of God and in the eyes of men, not sinless, not being perfect, no, not sinless, hindi rin sila perfect na hindi nagkakasala, pero sila ay naging matuwid dahil sa sila ay yung fear of the Lord naroroon, na po, they refuse and reject sin, na po, umiiwas sila doon, and they delightfully obey the will of God. Delightfully obey. No, hindi ibig sabihin, walang failure sa kanilang buhay, hindi yun ang gustong sabihin sa kanilang obedience. Yung consistency ng obedience nila sa Panginoon, naroroon yon. At yung kagalakan nilang sundin ang kalooban ng Diyos, naroroon yon. At kung sakaling sila ay magkaroon ng anumang pagkakasala, babalik sila doon sa verse 5, maghahandog sila yun sa sacrifice na yon. Na po, mag-o-offer sila. Tignan natin yung verse 5 na tinignan natin noong nakaraan at inaral. Tignan ninyo. Pagkatapos ng mga araw ng kanilang pagdiriwang, sila ay ipinasugo ni Job at pinapagbanal. Siya'y maagang bumangon sa umaga at naghahandog ng mga handog na sinusunog ayon sa kanilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, maaaring ang aking mga anak ay nagkasala at sinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Yun po yung pinaka turning point ng buhay natin sa pananampalataya at maintenance. Every time, mga kapatid, na tayo po ay makaisip o makasalita o kahit pa makagawa ng kakapusan sa pamantayan ng Diyos, babalik tayo palagi doon sa paghingi ng tulong at awa sa Diyos. Sacrifices. Today, mga kapatid, yung animal sacrifices, of course, wala na. Pero kung paano nangyayari yon, every time na tayo lumalapit sa presensya ng Diyos through the Lord Jesus Christ, yun perfect sacrifice na yon, still, kapatid, efficacious yun, makapangyarihan yon, para patuloy tayong linisin, patuloy tayong baguhin, patuloy tayong ingatan, patuloy tayong i-preserve. Yun po yon. And you see, yung gospel naroroon na sa Book of Hope. Kung wala pong sacrifices noon, paano nila i-maintain o paano sila lalapit sa Diyos in the first place? At paano nila i-maintain yung buhay Kristiyano nila pag sila'y nagkasala? Kaya, lagi silang babalik doon sa sacrifices na yon, dahil yun po ang mga paraan ng Diyos para ang tao ay manatiling lumapit sa Kanya, yung sacrifices na yon. Ganon din naman tayo, mga kapatid, na po, si Christ, lagi nating tinitignan dahil siya yung nag-offer ng kanyang sarili, and that's enough. More than enough. Upang kung tayo man ay may kakapusan, lagi tayo kay Christ tumingin. Yun po yung kagandahan nun. And so yung mark ng genuine faith, naroon po yung pamumuhay sa kabanalan, katuwiran, at kawalan ng kapintasan. Hindi dahil sa ako'y banal, walang ganung tao, hindi ako nagkakasala. Kundi dahil po yon sa sacrifices na ang Diyos mismo ang siyang nagtakda na mga paraan na yon. Ang Diyos mismo. Every time na tayo lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay patuloy na pinababanal sa buhay na ito. No po, kahit mabagal na mabagal yung ating paglago, mabagal na mabagal yung ating maturity, ang mahalaga, nandun yun. Dahil ang buhay Kristiyano ay hindi pabilisan. Ang mahalaga, tayo po mga kapatid ay consistent sa buhay Kristiyano natin. No po, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa aral niya, yun po yung mahalaga. So yan yung makikita natin dito na napakahalaga na dapat nating matutunan. So yung sinabi dito ng Panginoon, po, my servant, ito po ay pagbibigay luwalhati doon sa kanyang servant na si Job. So God speaks of him as his treasure, as a man, that of that which he gloried in. Naluluwalhati siya doon. Naluluwalhati.
It is a man's honor to be God's servant, and God thinks himself honored by the service of men. When God speaks of his people by name, no po, eh, yun po ay hindi ho masyadong mahalaga yon. Ang mahalaga yung may servant, yun po yung pagkagamit ng Diyos doon. Yung special care ng Diyos ay naroon. Yung kanyang special love doon sa tao ay naroon yon. Mababasa nyo rin yan sa iba pang mga talata. So ito yung malalim na malasakit ng Diyos sa kanyang servant na si Ho. At ito'y nangyari sa pamamagitan lamang na binigay ng Diyos sa kanya ng tunay na pananampalataya. At kung walang tunay na pananampalataya, imposible na ang isang tao, kahit pa si Job, ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sapagkat kung walang pananampalataya, kahit kailanman imposibleng mabigyan ng tao ang kaluguran ang Diyos kung walang pananampalataya. Kaya thanks be to God through our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Yung pananampalataya ay pinagkaloob sa atin noon at ngayon because Christ is the author and the finisher of faith. But beware, marami pong mga tao at kahit umaangking Kristiyano, servant sila ng kanilang sarili. They serve for their own interest, they serve for their own pleasures, they serve for their own lust. At ang malala, servant sila actually ni Satan, hindi sila servant ng Diyos. Nakakalungkot yun. Siguruhin natin na tayo nga, mga kapatid, ay sa Diyos. Kasi kung iisipin natin, kung mag-iisip tayo, gagawa tayo ng mga bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo servant ng Diyos. Ang mga servant ng Diyos ay yung mga tunay na ang kanilang iniisip ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya we refuse any sin that displeases God, our Master. We refuse that. No po? We just pray for His will to be done. Yun po yung ating nais. Yung kalooban lang ng Diyos, hindi yung kalooban ko, not my will, O God. No po? But yours, yours only. No po? Hindi yung aking kasiyahan. And secondly, na makikita natin, ang Diyos ay iniingatan at siya yung nagkakaloob ng ating mabuting testimonya. Testimony, a good testimony. You see that? He declared the dignity of men over angels and even to his enemies. Sinabi niya, nakita mo ba? Inihayag niya yung kadakilaan ng kanyang servant in the eyes of his enemy. You see that, mga kapatid? Kung paano ang Diyos na lubos na luluwalhati. Mga kapatid, kung meron man talaga tayong iingatan sa mundong ito, alam natin, God is sovereign and He is in control. Yung human responsibility, it must be clear sa puso't isip natin. Iingatan natin yung dignity ng pagiging Kristiyano dahil ang pangalan ng Diyos ang nakataya. Every time, mga kapatid, na pag tayo dumarating sa anumang mga sitwasyon, parang crossroads ng buhay, isa sa iniingatan natin dito ay walang iba, ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos na dala-dala natin, tayo Kristiyano, tayo servants of God, tayo mga mananampalataya. At yun ay iniingatan ng Diyos. Yun po yung mahalaga doon. At iniyahayag niya yun. Hayaan natin na yung ating buhay be a letters of testimonial from God, maging in the eyes of men sa mundong ito. At hayaan natin, mga kapatid, na yung langit ang siyang magbigay sa atin ng commendation. Na regardless sa anumang sasabihin ng mga tao, ang mahalaga, yung sasabihin sa atin ng kalangitan, ng Diyos, yun yung pinakamahalaga. Kaya kung meron man tayong iingatan, hindi yung dignidad ko, primarily. Hindi yung pangalan ko, hindi yon. Hindi yung aking damdamin, hindi yon. Kung meron man tayong iingatan, mga kapatid, ito po ay yung pangalan ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Sino ba ako? Walang kwenta. Diba? Eh kahit tayo sunugin for the glory of
Christ name, okay yun, walang problema yun. Gustong-gusto natin yun para uwi na tayo sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga doon. Sapagkat yung tunay na pananampalataya, mga kapatid, ang tinitignan nito ay ang ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos. So have faith in God. Hindi po sa tao, hindi sa sarili, hindi po sa paraan, hindi po sa societies, sa organization, even to the church. Money, intellect, science, progress, hindi rin po dyan, hindi sa success. Rather, yung faith natin, it should be, mga kapatid, ang focus dito ay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So kahit anong lakad natin sa mundong ito, mga kapatid, naroon kung minsan ang mga kakapusan, pero nandoon yung katapatan ng Diyos na tayo dugtungan upang hindi ho tayong malaglag dahil may nakaalalay sa atin. Kahit anong bato sa atin ng kaaway, hindi siya makapananaig dahil nandiyan ang Diyos. Talon tayo sa second points muna, no po, verses 9 to 11. Tignan natin dito sa verse 9 to 11. Very clear dito, makikita natin, pagkatapos ay sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos ng walang kapalit? Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang mga sambahayan at mga lahat na mga nasa kanya sa bawat dako? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, and so on, mga kapatid. Diyan muna tayo. Dito, second, mga kapatid, second pointers na makikita natin under God's sovereign control, number two, mga kapatid, second pointers is Satan's evil intention against Job. Sa ilalim po ng control ng Diyos, naroon po yung masamang intensyon ng kaaway kay Job maging sa mga mananampalataya. Lagi nyo sanang tandaan yan. Aside doon sa ating indwelling sin, or I mean, doon sa ating sinful nature na nasa proseso ng pagbabago ng Diyos sa ating buhay, tandaan natin, nandyan po yung author ng sin. Si Satan, mga kapatid, yung kanyang evil intention ay nahayag. Number one, Satan against the faith of hope, against his faith, verse 9 to 10. Anong sabi ni Satan? Na po, sa Panginoon, does hope fear God for nothing? Na po, wala bang ibang intention si hope? Alam niyo po, grabe ito si Satanas. Itong si Satanas, mga kapatid, gusto ka agad sabihin niya na itong si hope, hindi totoo ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relasyon sa Diyos. Grabe, grabe. Si Satan, mga kapatid, tandaan nyo ito. Isa sa major work ni Satan, accuser of the brethren. Magaling siyang magparatang. Po, napakahusay niya sa ganung gawain. Accuser of the brethren. Inaakusahan niya tayo palagi sa harapan ng Diyos. Grabe. No po? Yan po. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? It is his religion disinterested. Would not anyone be willing to worship God in such well conditions? Diba? Mayaman kasi siya. Pinagpala mo siya ng lahat ng bagay. Dahil doon, hindi ba siya magpapasalamat, magluluwalati at sasamba sa iyo? Kahit sinong pagpalain mo, kahit sinong bigyan mo ng lahat ng mga kagustuhan nila, di ba? Magpupuri rin sila sa iyo. Grabe talaga si Satanas, ano? Walang mabuti. Sa paningin ni Satanas, walang mabuti. Kahit ang napaka-purest intention ng gawa ng mga saints sa mata ni Satanas, napakarumi nun. Napakarumi. Ganun siya. Ganun katindi yun. Ganyan siya mag-inject ng mga evil thoughts. Yan yung makikita natin sa gawa niya. Na po. So all this may be the result of mere selfishness. Yan yung gusto niyang i-imply diyan. And all of such person, it may be appropriately asked, do they fear God for naught? Yan si Job,
May pagpapala lang yan, kaya nagluluwalhati sa'yo. Maayos lang ang kanyang kalusugan, kaya magpapasalamat sa sa'yo. Grabe. Dahil meron lang siyang gusto sa'yo, kaya siya nagluluwalhati sa'yo. Yan yung gustong sabihin. So, isa yan sa gawa ng kaaway. Lagi niyong tatandaan ito. Ito, between God and men. Pero alam nyo, between men and fellow men, sinisira din niya yung relasyon ng mga kapatiran. Lagi niyong tandaan yan. Hindi lamang ito between God and men. Kahit tayo among believers, sisirain ito. Yan po ang gawa ng kaaway. Totoo ito. Nakitang-kita natin. So dahil lang, sabi nga nun, abundant blessings na po, at yung mga compensation na yan, kaya siya nagsiserve sa'yo. Kaya siya naglilingkod sa'yo. Kaya siya sumasamba sa'yo. So sa verse 10, binanggit na, tignan ninyo, verse 10, hindi ba't binakuran mo siya ng kanyang mga sambahayan? No, dahil meron siyang pamilya. Dahil meron siyang mga minamahal, meron siyang mga anak, meron siyang masayang pamilya, kaya siya nagpupuri sa'yo. You see that? Hindi lang yung kayamanan. Ang tinatouch ni Job dito, pamilya na. At kung minsan, pag tinatch yung pamilya natin, nag-aal sa balutan na tayo. Ibang usapan na yan, pamilya ko na yung dinadali mo dyan. Diba? Pero isa yon sa gagamitin din kung paano tayo magiging tapat sa harapan ng Diyos. Napo, damay-damay talaga yan sa harapan po ng tukso at ng kaaway. Damay-damay. And then, ano pa sabi? At ang lahat ng nasa kanya, bawat dako, yung kayamanan niya, pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Tama ang sinasabi ni Satan. Tama. Pinagpala siya ng Diyos, si Job. Tama. Tingnan ninyo kung paano gumamit si Satanas ng tamang pananalita para itwist yung katotohanan. Tignan nyo. Tama yung sinasabi. Mali yung intention. Dahil yung intention ni Job, malinis sa harapan ng Diyos, pero tinutwist ni Satan sa isip, no, sa harapan ng Diyos. Talagang accuser of the brethren. Grabe ito. So the main accusation of Satan was that Job was virtuous only because God encompassed him with so many blessings, especially because he had endowed him with much property and even loving family. Yan po ang makikita natin. So, para kay Job, yung kanyang character was already judged by Satan. Po, para sa kanya, napakadumi ng taong yan. Hindi mo siya kilala. Grabing accusation yan. There was nothing genuine na po about his piety, his religion, his faith, na po, dahil sa kanyang mga blessing. Yan yung makikita natin. So, isa po sa makikita nating tribute po o attribute ni Satan, ito po yung disbelief in God too. Dahil wala siyang pagkilala sa Diyos, dahil hindi niya kilala ang Diyos, dahil hindi niya alam ang gawa ng Diyos, kaya maging ang buhay ni Job, grabe niyang inaakusahan. Hindi niya nakikita, yun ay gawa ng Diyos sa buhay ni Job. Hindi niya yun nakikita. So dahil hindi niya kilala ang Diyos, kaya galit siya sa mga tao na nasumusunod sa Diyos. Nag-i-inject siya ng doubts, Satan po, from his observation, is supposed to have lost all confidence in the reality and genuineness of the virtue of which men may exhibit. Gaano man kabuti yung ginagawa natin. Lagi po nandun yung injection ng doubt. Hindi, mali yung ginagawa niyan. Mali yan. Kung minsan sa puso natin, sa paglapit natin sa harapan ng Diyos, ini-inject niyang doubt yung sarili natin. Kristiyano ba talaga ako, Panginoon? Minsan ganun. Minsan sa simpleng conversation, minadinig kayo. Dahil doon magkakaroon kayo ng doubts sa Panginoon o minsan sa pananampalataya nyo. Sa simple lang.
ganun siya mabilis na mabilis pumasok sa isipan natin. Ganun ka din diyon. So, dapat makita natin, Satan was invisibly there among them or even us to distract us, mga kapatid, to disturb us even in our worship, even in our faith. Na po, yan ang totoo. Gawa yan ng kaaway, sirain ang mga maayos na mga relasyon, una sa Diyos at relasyon ng mga tao. Lagi nyo sanang tignan yan. Aside dun sa sinfulness ng tao, nandyan yung author ng sin, nandyan yung evil. At we must be aware on that. Our ultimate foe, mga kapatid, hindi ang tao. Our ultimate foe, aside from our sinfulness, is the devil. Na po, he is the author of all evils and all lies and all malice. A malignant spirit, deadly spirit. Yan yung dapat natin makita. So Satan is represented as having no confidence in human virtue. Na po, yan yung dapat natin makita. Yung accusation niya na yan, mga kapatid, napakatindi. Kaya kailangan talagang patunayan yan dahil meron siyang accusation. He accused us before God. Na po, yan yung karakteristik niya. Na po, is brought out an attribute of Satan in this singular and ancient sin mula pa noon hanggang ngayon. Napaka-cruel niya. Napaka-cruel nito, mga kapatid. Na po, papatayin niya tayo, hindi lamang po tayo ay pagnanakawan ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kasiyahan. Kahit papapatayin niya kung yon ay ipapahintulot. Totoo yon. Diba? John 10:10, yung mga mandaraya doon na itinuring din na ito ay kaya lamang pumarito ang kaaway upang magnakaw na po at hanggang pumatay. Maliwanag yan. So the trial therefore na papasok dito sa mga susunod makikita natin only required that it should be seen whether his piety was the mere result of these blessings. Kasi gustong sabihin ni Job, out of gratitude lang, nagpapasalamat lang siya sa iyo kasi pinagpala mo siya. Siguruhin natin na yung pananampalataya natin hindi lamang bunga ng pagpapasalamat natin sa Panginoon sa mga blessing na mga temporaring tinatanggap natin. Siguruhin natin na yung ating pananampalataya, nakapundasyon nito sa kadakilaan ng ginawa ni Hesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na nakita natin yung grabing pagkamakasalanan natin at higit pa sa pagkakaroon ng gratitude. Dapat nakita natin yung salvation by grace na ginawa ng Diyos through the Lord Jesus Christ para sa ating buhay. Yun yung dapat nating tignan. Napo, hindi lamang simpleng pagpapasalamat yon na tayo ay dati patay, ngayon ay binuhay ng Diyos. Yun yung pinakamahalaga doon. Na dati wala tayong kamalayan, wala tayong interest, wala tayong malasakit sa anuman, mga bagay na espiritual. At ang ginagawa natin, kung ano yung ikasisiya ng ating puso. But this time, sana yung ginagawa, iniisip, pinaplano natin, na ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Yun yung dapat na meron sa atin. So the lesson ng mga kapatid na makikita natin dito, true religion is not mere gratitude, nor it is the result of circumstances. It is the product of His grace, the product of God's grace. Yung kadakilaan, kabutihan, kabanalan ng Diyos, yun yung bunga ng ating, yun yung tungtungan ng ating pananampalataya. At ang bunga ng kadakilaan ng Diyos at Kanyang kabanalan, pagsampalataya kay Hesus Kristo. Doon nakatungtong yung pananampalataya natin by His sovereign grace sa biyaya ng Diyos. It's not by our choice. Hindi rin ito human decisions and will. It's God's choice. It's God's will. Yun yung dapat na makita natin doon. So every time, mga kapatid, na tayo ay haharap sa anumang sirkumstansya ng buhay, ito yung magandang makita rin natin. Si John Wesley, merong isang kaibigan. One day, walking along the road with a friend who were vexed and troubled, grabe yung kanyang problema at iniisip. In-express niya even yung doubts sa goodness ng Diyos. Nang sila'y humarap sa isang wall, ang sabi ni John Wesley, ano nakikita mo?
Ang sabi ng kanyang kaibigan, wala kung hindi pader. Ganyan ang problema kung minsan. Nakatingin lang tayo sa problema. Tumingin ka pa itaas. Pag tayo nalilimitahan ang ating pangunawa, tumingin ka sa Diyos. Hindi lahat ng bagay maiintindihan at mauunawaan natin. Dahil behind the scene, nandoon yung sovereign control ng Diyos. Hindi natin kailangan lahat maunawaan. Pero ang mahalaga, naiintindihan natin na sa ating kakapusan, sa Diyos tayo manangan. Mga kapatid, at the end of the rope, hang it there by faith. Ang tanging magsusustansya sa atin, magsusustain sa atin mula sa buhay na ito, patawid sa kabilang buhay, ang habag ng Diyos. Itutuloy natin sa pangalawang pointers dito sa verse 11 and then sa pangatlong pointers sa susunod. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Maraming realization na tinuturo kayo sa aming buhay. Una, mas lalo kaming dapat mag-ingat sapagkat bantay sarado kami ng aming kaaway. Binabasa niya ang bawat kilos, plano at lakad namin. Minamali niya mga malilinis na intensyon at puso ng mga tao na lumalapit sa inyo at merong mga maayos na relasyon sa loob ng iglesia. Mga kapatiran na nagkakaisa para sa katuwiran at para sa kaluwalhatian ninyo. Sinisira niya ang mga bagay na mabubuti niyong gawa, Ama. Kung minsan napapatangay kami sa gawa ng kaaway, ang akala namin, Panginoon, ang kalaban namin ay ang tao. Nakalimutan namin. Merong nasa likod na mga kaguluhan at kasamaan sa mundong ito, maging sa buhay namin. At yun ay nasa ilalim ng inyong kapahintulutan. Tulungan niyo kami, Lord, habang natututo kami na maintindihan ang inyong sovereign control. Nawa ito ang maging pinakamahalagang comfort namin sa buhay. Na lahat ng mga nangyayari ay nasa ilalim ng kapahintulutan niyo lamang, na patuloy kaming dapat matuto at mabago ayon sa mga itinuturo ninyo. Patawarin niyo kami sa aming buhay, Ama. Kapos na kapos kami sa lahat ng bagay. Pero nagpapasalamat kami sa karunungan ng inyong mga salita. Ni-stretch nyo yung aming isip at puso upang sa inyo lamang kami lubos manalig at huwag kaming manangan sa aming mga sariling mga pangunawa lamang. Salamat dahil na-expose din ang gawa ng kaaway upang hindi na kami magpadaya sa kanya kahit kailanman. Tulungan nyo kami, Ama, na mabuhay na ang sentro ay kayo lamang. Tulungan niyo po yung pananampalataya namin ay patuloy pong i-sanctify. Patuloy niyo po itong patatagin. I-establish po ito sa inyong habag at awa. Wala kaming anumang maiko-contribute sa ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Wala rin kaming magagawa kahit po mag-aral kami kung hindi niyo kami sasamahan. Ang lahat ng mga increase, maturity, and growth, galing lahat yan sa inyo, Ama. Salamat dahil ang aming pananampalataya ay hindi nakatungtong sa aming mga pagsisikap. Nakatungtong lamang ito sa inyong dakilang kabutihan. Kaya, O Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan ay sa inyo lamang. Sa pamamagitan ng aming tagapagligtas na si Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen.